Ulan, sarap kumain ng munggo, sabaw at siya. Hi, Bangga! Hi, Bangga! Huwag mo'y sabihin, Radyo! Sabihin mo! Energy! Sabihin mo! Energy! Noon, ang simple lang sa isang pihit, sumasayang buhay ngayon. Ang dami nang nagbago, pero kahit ano pa man ang mauso, Radyo pa rin ang gusto ko. Sina kontra taxi at jeep, tricycle FX bus na masigip. Palagay internet blasa karinderya, Energy FM nagbibigay saya. Tama. Bakit sabihin radyo, sabihin mo 106.7 Energy FM. Lupit mo. Wag mo sabihin radyo, sabihin mo. Hi, Tanga. Energy. Nakasikat na FM. Robert Jackson's Hello, STG. Night after night, we sleep. Sa kanya naman yung mga bagay na pwedeng mahalin at masarap mahalin. Pero bakit parang hindi siya makatagpo ng taong magmamahal sa kanya? And then you start giving up on hopes that one day, someone will take you seriously. Until one person comes along. Yung bang lahat ng pinagdaanan mong sakit, nung makilala mo tong taong to, parang bawi na ang lahat. Now, I can appreciate the little that I have, though very meaningful. I'll never say goodbye. Do you remember someone in the past, as if kahapon lang, nangyari ang lahat ng bagay at mga alaala na pagsamahan ninyo? But when you close your eyes at night and you try to revisit the memories, as if it happened last week, okay naman ang buhay mo yan. You're happy, you got all the things you need. But somehow, someone from the past left a hole in your heart. Only that person can fill that void. What do you do when the only reason for you to have a complete future is to look back na nakaraan mo? Hello, STG. Baby, come back. Papa Jackson's Hello. Sorry. Thank you. Goodbye. I was wrong and I just can't live. Oras sa mga buluan, mga pangga, we've got 2 minutes after 11 o'clock. Good evening, Metro and Mega, Manila, Luzon, Visayas, and Mindanao. Sa inyong mga talapitan ng inyong Papa, Papa Jackson, broadcasting live from Metro Manila, and we are simulcast. Aired simulcast sa Energy FM Dagupan, Energy FM Naga, Energy FM Cebu, and Energy FM Davao. Maligayang buddy po sa inyo lahat. Kamusta kayo? Ang number ko, tawagan niyo ako ay 7001-7949 or 8721-2429. 7001-7949 or 8721-2429. Magandang gabi po sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa Ibayong Dagat. Kamusta? Ano na? Hello po sa inyo lahat, mga pangga. Magandang evening po sa inyo lahat. Kamusta? Sana'y okay kayo, ha? Sana'y magandang inyong araw ngayon. Uy, binabati ko nga pala, ha, ang mga staff and people of Hacienda Isabela. Nandyan ulit ako nisang gabi. Oo. Nagpunta ako, inocular ko lang. At yung mga taga 88 Hot Spring, lalo yung may-ari, oo. Nakita ko siya ulit. Nagpunta ako na 88 Hot Spring, pinunta ko lang yung cold noodles nila. Anong tawag doon? Sa mga taga, mga nasa Korea, no? Yung noodles na ano na may yelo. Okay, parang kumakain ng halo-halo pero noodles. Masarap. Medyo weirdo pero masarap. Huwag niyo kinaano dyan. Tawagan niyo na ako, dali. 7001-7949 or 8721-2429.
si John na nabaisiyan na sa kabilang line. Pero bago si John, nais ko lang batiin ang happy birthday si Ma'am Mirna Lagaya of MX3. Ma'am Mirna Lagaya, meron akong wish para sa'yo, no? Kalusugan at kayamanan. Diba? To be shared with the people you care for. Importante yan, mga bangga. No? You know, a good health and a good amount of wealth would mean nothing if not shared with people you care for. And I hope, ma'am, no, long life. No, kasama sa good health yan. No? And thank you very much for being part of being Pangga of Energy FM. Maraming salamat po. Yeah! Si Jenong Nevaisi yan sa kabilang line. Hello? Hello po. Magandang gabi po, Papa Jackson. Magandang gabi, John. Kapangalan pala kita sa totoong buhay. Ba't ka tumawa? Nakakatawa yung pangalan natin? Hindi po, Papa Jackson. Ba't mo tinatawanan yung pangalan natin yun? Ang gwapo po ng boses niya, Papa Jackson. Ikaw din actually, oh, ang gwapo rin ng boses mo. Eh, magkapangalan na, magkaboses pa tayo. Saan ka sa Nevaisi, ha? Sa HN po, Papa Jackson. HN. Pag galing ka ng Maynila, gano'ng katagal yan? Nambawa, galing Balintawak, gano'ng katagal yan? Sansa ko po, mga 4 hours po siguro pagka-bus po. Pag halimbawa, nasa ano, Tarlac ako, Hacienda Luisita, gano'ng kalayo ka dun? Almost 2 hours po yata, Papa Jackson. Oo, gano'n din malayo. Oo po. Ano masarap na pagkain dyan sa Nueva Ecija? Ano po, ano dito, Papa Jackson, eh, palay talaga eh. Puso talaga dito yung ng palay, yung supplyan talaga. Oh, dito talaga. Halika, kain tayo ng palay. Hindi, yung delicacy. Kumbaga, ano yung delicacy na masarap dyan? Ano, Papa Jackson? Ano pa? Anong delicacy masarap? Ang bawa sa amin, tupig. Bukayo. Tupig. Oo, ganun. Sa dito amin. Dito po ano eh. Marami pong nadadaanan dito mga ano, yung mga tinapa. Yung mga nadadaanan po sa mga kalsada. Ah, ganun, tinapa. Yun yung ano. Pero marami rin pong iba, Kumagayan lang din po yung alam ko na nakikita ko eh. Alam mo, nagpunta ako dyan. Anong papakain mo sa akin na masarap? Palay, no? Alika, ngat-ngatin natin yung bukid, ganun. Isa sa iyo, Papa Jackson. Isa sa iyo. Hindi ako makain ng kanin eh. Nag-diet po ba kayo? Oo, yan taon na rin, no? 16 taon na rin yata akong nagda-diet. Pero pogi pa rin, Papa Jackson. Wala nangyayari nga. Hindi ko nga naiintindihan nangyayari sa buhay ko. Eh. Sige. Jan, ba't ka napatawag? Ano, Papa Jackson, eh, meron po kasi akong love problem. Kala ko, love problem. 20 anos ka, di ba? Ako, Papa Jackson. Anong ginagawa mo sa buhay? So ngayon po, bakasyon po, Papa Jackson, pero nag-aaral po kami. Mag-aaral na rin po kami eh. Mag-aaral na po ng third year college. Incoming third year na po. Anong kinukuha mong course? IT po, Papa Jackson. IT, information technology. Oo po. Anong year ka na pagpasok? Third year po, Papa Jackson. Third year na rin. Uy, galing mo sa pag-aaral, ha? Yun nga, isa rin sa problema eh. medyo nawala sa focus nung first. Inabot ka ba ng K-12? Hindi. Inabot din po, Papa Jackson. Panggulo yun eh. Grade 11, grade 12. Oh, maintindihan mo. Oh, anong natulong yun sa anak ko nag-aaral. Anyways, oh, John. Makwentuhan mo na ako dali. Nakabahan po ako. Huwag kang kabahan. Wala namang ano dito. Wala namang grading system dito, loko. Game. Bali, ano, Papa Jackson, nasa into relationship po ako ngayon. Pero hindi ko nga po masasabi kung hanggang ngayon eh. Mm-hmm. Bali, November 14, 2017 po. Yung kauna-una ang girlfriend ko po. Okay. Bali, live-in partner po kami for the past 5 years. Magpa-5 years na po ngayong November. So, wala mo, 15 anos ka pala, may ka-live-in ka na? Opo, sir. Magsi-16 po. May ka-live-in. Bakit? Anong nakain mo pa? Nakipag-live-in ka na ganun kabata? Dala po, Papa Jackson, ng ano, nakakapusukan siguro dahil hindi po nakontrol siguro yung isip. Ganun po. Katigasan ng ulo yan. Tama, opo, no? Opo, Papa Jackson. Oh. Katigasan ng ulo po. Oh, anyway, so tapos, but ne, wala mo na kung ano issue kung kailan masyado kang bata noon eh, no? Opo. Bali, yun, Papa Jackson, nung
bago-bago kaming magkasama naman, medyo ayos-ayos kami. Tapos nung, kumbaga, mas naging, nung lumalim pa po yung pagkakakilala namin sa isa't isa, ako po, aminin ko po sa sarili ko, nagkakaroon po ng mas malalim pa sa salitaan, kumbaga nagkakasakitan po, Papa Jackson. Kami, noong una hanggang dalawang taon pa po kaming, pa lang po kaming nagsasama. Tapos, ano, Papa Jackson, after naman ng medyo naging, medyo matured yung isip namin dalawa, nangako naman ako sa kanya. Tapos, tinutupad ko naman, Papa Jackson, hanggang ngayon sa oras na to. Hindi naman na, po naman na po siya ulit na pagbuhatan ng kamay. Hindi na po kami nagkakasakitan. Yung mga away po namin, yung mga simpleng bagay-bagay na lang po, na ayos din man po agad sa mga usapan, nakaayos naman po kami agad. Pero Papa Jackson, ito eh, iskip ko na po sa bandang dulo. Nung nasa nakaraang unang linggo pa lang po, or ano, may nakaka-chat kasi siya, Papa Jackson, na nakilala niya sa online. May anak ba kayo? Wala. Wala po, Papa Jackson. Gumagamit po siya ng anong, Papa Jackson, kontra set tips. Ano, Papa Jackson, sa isang online game po, mayroong kaming kalaro. Okay lang po sabihin. Anong online game nyo? Sa Call of Duty Mobile po. Ah, oh, sige. Ngayon. Opo. Bali, Papa Jackson, meron po siya doong isang nakilalang guy. Tapos, na wala po akong alam, Papa Jackson, sa mga nangyayari na yun. Kasi sa totoo lang po, nakakalaro ko rin naman yung lalaki. Normal naman po. Normal naman po na kung ano yung mga ginagawa, ganyan-ganyan. Nagkakaano po kami, nagkakausap din yung lalaki. Tapos kasi, nung medyo nagkakaroon na po ako ng doubt na parang may something po. Kasi sa game po, parang napansin ko na lagi silang dikit, ganyan. Tapos, yung sa mismong samahan naman namin. Kung nasan yung karakter ng jowa mo, nandun din yung lalaki. Oo, Papa Jackson. Oh. Tapos yung sa may mismong sa personal naman, yung samahan namin itong mga nakaraang linggo, pansin ko po na parang may iba sa kilos niya. Yung una wala po talaga. Tulad po ng nakita ko sa kanya nung previous days na meron po siya laging suot na earphone. Hindi ko naman po pinagdudahan. Wala pa po akong alam nun kasi hindi ko naman po talaga expected na mangyayari yung ganun na pag-iisipan ko siya ng masama, kaya po siya may ano. Pero yun po, madalas nga po pala na nagkakausap na sila tapos nakilala na po niya sa chat ng ano yung tao. Nakakausap niya sa video call, sa messenger po. Eh, yun po, meron po akong nabasa ko po lahat ng convos nila na nakatago. Alos, ano po, napasakit po nung mga nabasa ko, Papa Jackson, eh, kasi ganong-ganong po nakita yung bago pa lang kami magsimula, yung mga patanin. Mamaya na yan. Ano muna nabasa mo? Doon tayo sa nabasa mo. Papa Jackson, parang wala naman po ako nabasa na nanliligaw, pero yung pasahan po nila ng I love you, mahal kita, mga ganyan sa tita po. Ba, hindi, may I love you sila? Opo, Papa Jackson eh. Ba? Wala naman po ako nabanggit na nanligaw siya. Hindi ko rin po kasi sure kung talagang nanligaw ba o hindi eh, pero hindi ko na po iniisip. Anong paliwanag ng jowa mo? Papa, ano kasi eh, ang dinadahilan po niya, Papa Jackson, yung tungkol sa oras, tapos yung mga problema na nararanasan daw po niya. Kasi Papa Jackson, bukod po pala sa nangyari naming away dati, yung nagkakasakitan, meron po kasi akong ano eh, ugali na hindi po katanggap-tanggap, na na-realize ko rin ito lang na hindi po talaga katanggap-tanggap. Ano yun? Masyado po akong maluho sa mga bagay, Papa Jackson. Tungkol po sa mga pera. Paano maluho? Ano? Maluho po, Papa Jackson. Halimbawa po, meron po akong isang nakitang bagay. Gusto ko po, bilhin na ganyan, yung ganyan. Ano po, sa madaling salita po, marami po akong, Papa Jackson, ako naging dulot na utang. Utang po, Papa Jackson. Bakit mo sinasabi ito? Aray ko, ano nangyari? Bakit nag-echo? Hello? Hello po. Hello po. Naka-loudspeaker ka? Hindi po, Papa Jackson. Naka-headset? Naka-handheld lang po. Sa cellphone lang po. Oh, layo ka sa dingding. Oh. Baka yung dingding ang kikinig din sa atin. Hindi pa kayo na po. Nag-echo eh. Misan yung dingding niyan, pakialam meron yan. Ano pa? Pero di ba't mo kinikwento? Party ba doon nabasa mong usapan nila? Po, pero isa po yun sa mga na dinain niya sa lalaki. Yung mga problema nga daw po na
pinagdadaanan niya sa akin habang kasama niya ako. Hindi, anong paliwanag niya dun sa ano? I love you, ano yun? Mahal niya, Papa Jackson, yun po. Hmm. Yun po yung pinakasinasabi niya, mahal na rin daw po niya lalaki. Ayaw na raw po niya sa akin dahil nga raw po sa, yun nga po yung mga sinasabi kong dahil na nasa ugali ko po. Na meron nga raw pong mga utang, ganyan. Tapos yung oras daw po, na hindi ko raw po ano, nasusunod. Tapos yung mga, kumbaga na tinatawag yun po niya akong tamad. Aminado naman po ako na may pagtamad din po talaga akong tao, Papa Jackson. Hindi po ako, kumbaga sa mga gawain po sa bahay, hindi po lahat ng bagay pinaghahatian namin. Mas madalas po na siya yung mga gumagawa, kumikilos, ganun po. So, kung halimbawa, walang ano, tawag nito, kung halimbawang walang issue ng ibang lalaki, wala ka talagang kwentang partner. Oh, Papa Jackson, aminado po ako. Tamad po ako sa mga gawain, Papa Jackson. Sino nagpo-provide sa inyo? Actually, yung father ko, Papa Jackson, na nasa ibang bansa po. Wala po nung nag-leap. Anong work ng tatay mo? Ano po siya, supervisor po ng janitor cleaner sa Saudi airport po, sa Riyadh. So, ang bumubuhay sa inyong dalawa tatay mo? Opo, pero meron din po siyang pinagkakakitaan yung palibin ko po na isa po siyang online seller na nag-live seller. So, ikaw lang yung alang kwenta sa relasyon na yan? May katawan lang, may magulang ka kaya mag-provide. Hindi, para maging honest tayo. Opo. Tama ba ako? Opo, Papa Jones. Pero, aras sa akin, Papa Jackson, hindi ko po kasi talaga ina-expect naman na mangyayari yun. Pero kasi... Hindi, 5 taon na kayo eh. Ano opo, ka ba? Opo, Papa Jackson. Diba? Mas marami po na... Wait lang. Hindi ko yan bilang ano, kausap mo ngayon. Iniintindi ko yung kabuuan. No? Okay. Yung kabuuan nung ano, nung pinag-uusapan natin. Oo. Kasi alam mo, pag ang relasyon walang direksyon, sa sangasang ang problema talaga magkakaroon yan. Opo, Papa Jackson. Tama man, di ba? Diba, sa inyo, wala kayong direksyon. Diba? Doon sa online selling niya, tinutulungan mo ba siya? Opo, Papa Jackson. Bali, ito yung umaga po pagka nakarami ng benta. Kasama ka naman po siyang pinagdadrive sa mga iba-ibang bahay dito sa amin or sa mga bayan-bayan na malapit po sa amin. Nakarating ka po kaming kabanatuan, ganyan, gapan. Pag nagde-deliver po. Anong tanong mo sa akin? Kasi Papa Jackson, sa totoo lang, andito pa po talaga siya. Si yung kapartner ko. Bali, pangalawang beses na po niyang balik to dito sa bahay. Kasi, nung una po na bumalik siya, sabi po niya, okay daw po. Kasi napaka-busy din ang pangyayari po eh. Sabi niya, okay na daw po. Nung gabi kasi bumalik po siya, kakalimutan na raw po niya, hindi na raw po niya i-chat yung lalaki na yun. Inaamin naman po niya sa akin na nagkamali siya. Ganyan po, tapos nagpaalam pa nga po siya sa akin eh. Pinagbigyan ko na kasi gusto raw po niya mag-chat ng huling beses sa messenger dun sa lalaki. Sabi niya magkapaalam daw siya ng maayos. Ano ba kasi naging relasyon nila? Ano si Papa Jackson eh, kasi yung pasahan nila ng salita, Papa Jackson, kahit hanggang ngayon niya mismo, share pa siya ng share na parang pinapahiwatig niya sa tao na gusto pa rin talaga niya. Kahit po ano, kanina lang eh, ay kagahapon lang po eh, binlock na po niya yung lalaki. Ako pa po mismo yung nag-block eh. Pero kaninang umaga po, nakita ko na naman po yung dalawang accounts niya na naka-unblock po ulit yung guy sa Facebook. Anong paliwanag niya? Ang sinabi lang po niya sa akin, wala raw pong ibang ginawa, hindi naman daw siya nag-chat. May chinek lang daw po siya. Pero yung point po na tinutukoy niya, hindi po niya masabi kung ano yung chinek. Ayun po eh, sa inis ko po, sinabi ko po, bahala na po siya kako. Pero para sa akin, Papa Jackson, di ko pa rin po matanggap na gustong-gusto yung tao na nakilala lang po niya sa maikling panahon. Hindi ko po alam kung ano po yung dapat ko maging decision kung
hayaan ko pa po ba siya dito o ako na po mismo magpapalis sa kanya. Hindi, hindi, naman, hindi mo naman decision eh. Kung ayaw na niya sa'yo, gusto niya eh. Ikaw magsabi sa akin, anong palagay mo, gusto ko pa ba niya o hindi na? Kasi alam mo, ito, totoo to sa mga babae. Kar- ito, generally, babae may trait nito. Babae yung mayroong gantong ano, trait. No? That they stay sa relasyon only because may napagsamahan na kahit di na yung lamahal. Na? Only because may napagsamahan na kahit di na yung lamahal. So, ikaw, mag, ikaw naman nakakaramdam yan. Palagay mo ba, mahal ka pa niya? O naaandyan na lang siya, ba, bumabalik siya sa'yo kasi may napagsamahan na sila. May napagsamahan na kayo. Kasi sa totoo nga lang po kahapon, galing lang po namin ng ano eh, ng tanawan. Alam niyo po ba yung Papa Jackson? Sa Maylaor, dito. Yung, nag-ride sa ride lang Papa Jackson, kasama ko po yung dalawa niyang kapatid. Nung nagpunta po kami itong kahapon, doon nga po sinabi niya sa akin yung mga pangako niya na sa araw na to, wala na nga po ganyan. Hmm. Doon ko po rin binlaki yung tao. Ay ano, na babaguhin ang araw po niya. Magsisimula kami ulit. Sa sarili ko naman po, alam ko rin naman po sa Papa Jackson na handa ko naman po talagang baguhin yung mga bagay-bagay na ininyadiin niya sa akin. Hmm. Pagbabago po, handa ko naman din po talagang ibigay. Dahil na-realize ko nga po na hindi naman po dahil sa mga pagkukulang ko, nasasakal siya, ganyan. Hindi din naman hindi po ko niya alam. Hindi, wait lang ha. Hindi mo kasi nagot yung tanong ko eh. Di ba? Tinatanong kita kung sa palagay mo ba kaya siya naandyan dahil may napagsamahan na lang kayo at hindi ka na niya mahal? Hindi, hindi ibang tao makakapagsabi niyan ikaw. No? Alam ko na pinangakuan ka niya na, o sige, ayusin natin. Pero magkaiba yung pinangako niya sa ginagawa niyang actions, tama? Oo po, sa sinting yaka po kagabi nung pag-uwi namin, galing sa tanawan. Parang itinataboy niya ako, gusto niya, sandali lang, nagsiselfon na ako. Pero nakita ko naman kagabi na yung mga ginagawa niya. Nag-share siya ng mga tungkol sa amin na yung dati niyang nakagawian po, kumbaga. Hindi ko alam, ikaw makakapagsabi niyan, hindi ibang tao. Kasi kung ganito ano, kung bibigyan mo ng chance ulit, no? Yung relasyon ninyo, no? Kasi in this case, siya yung kailangan humingi ng tawad sa iyo. Ikaw may kailangan kang baguhin sa sarili mo. Tama? Opo. Halimbawa, bibigyan mo ng bagyakato na tumuloy yung relasyon ninyo. Personally, sa iyo mismo, no? All right. Halimbawa, bibigyan mo ng bagyakataon yung sarili mo na pagtiwalaan siya ulit. May kailangan kang baguhin. Yung whatever happened in the past 5 years, there has to be something ano na kailangan baguhin ka. Opo. Oh, kasi honestly pare ko, ang babae hindi naman 'yan ano, titingin sa iba kung kontento sa iyan. Lagi kasi may meaning eh. Sa mga babae ang ginagawa nila. Eh. There will always be a profound meaning behind whatever they do. Tayo mga lalaki in general, no? Hindi ko sinasabing lahat, no? In general, no? Tayo mga lalaki in general, may mga gagawin tayong katarantaduhan na minsan wala tayong dahilan. Ginawal natin kasi naliguban ka, napikong ka, naasar ka. Na pagkatapos, pag kumalma tayo, hindi natin kayang paliwanag bakit mo nagawa yung nagawa mo. Meaning ko din pala, Papa Jackson. Hindi ka nakikinig sa akin. Sa totoo lang. Aminin po, Papa Jackson. Sige, ano yung aminin mo? Aminin ko, Papa Jackson, nung matagal na po na nangyari to. Inamin ko naman sa kanya, alam din niya, nagkaayos na rin naman na po kami. Nang babae ka rin? Hindi po, hindi ano? Po. Inamin ko sa kanya na may naiisip po kung dalawang tao, Papa Jackson. Na ano? Tao, babae, Papa Jackson. Ba't mo naiisip mo sa anong aspeto? Sensitive si Papa Jackson eh. Ano na? Sensitive po. Ah, may laswa. Oo po, ganun po Papa Jackson. Ah. So meron kang pinapantas ang ibang babae? Para, ganun na nga po Papa Jackson. Ah. Matagal na po na nangyari. Almost 2 years na po. Saan? Paano mo sinabi? Nag-make love kayo nung sinabi mo? Ano? After Papa Jackson yata. Gago ka pala. Alam mo, sa totoo lang, Brad, bottom line is you should never make your girlfriend feel that there is somebody else prettier than her. Oh.
Hindi mo dapat ipaparamdam sa kanya kahit anong mangyari. Kahit anong mangyari. Dapat siya, di ba? Maramdaman niya sa paningin mo, siya pinakamaganda. May naturoan pa ko, Papa Jackson. Pagkakamali ko po yun. Tinawagan mo ako. Bakit mo ako tinawagan? Anong... Kasi Papa Jackson, nalilito po ako eh. Kasi... Do you love her? Do you love her? Alam mo, Papa Jackson, ako nga po yung nagpumilit sa kanya na bumalik dito. Tapos yun nga po, pinagbigyan naman niya ako. Handa naman daw po siyang... Tingnan yung mga pagbabago ko, kung pagbabago nga daw po ako. Well, honestly, kahit anong sabihin ko sa inyo ngayon, with all the things that you told me, sabi niya, babaguhin niya, sabi mo, mahal mo siya. Wala naman dahilan para maghiwalay kayo eh. Pero bakit po niya, Papa Jackson, kaya tinitingnan pa po yung lalaki, di ba? Hindi ko alam kung bakit. Alam mo, Brad, John. Hello. Oh, kamusta, hello, kamusta yung mga aso niya? Anong pangalan nung isa dyan? Sorry po, Papa Jackson, maingay po ba masyado? Hindi, okay lang. Actually, naiintindihan ko yung mga aso, may dumaan daw ng manok. Bakit gising pa yung manok? Eh, dapat tulog na yan ng alas 7. Totoo po, Papa Jackson. Ang mga manok, alas 7, tulog na yan mga yan. Tama, di ba? Opo, wait lang po. Hanap lang po ako ng tahimik. 6 o'clock lang, paakyat na ng mga punong kahoy yung mga manok eh. Pag dumilim na mga manok, di ba? Kasi party ng... Oh, kita mo yung mga aso, nagtatakbo at may dumaang manok, oh. Hello po, Papa Jackson. Okay na po ba? Hello po. Hello, o. Okay na po, Papa Jackson. Okay na. Pasensya na po, pasensya na po. Mm-mm. Hindi po kasi ako nakilala. Ah, hindi ka nakilala nung... Baka hindi ka umuwi ganun sa bahay niya. Imagine mo, aso, hindi ka nakilala. Sa kabit-bahay po yun, Papa Jackson. Nasa likod po kasi ako. Ah, oh, sige. Pero klaro na po ba? Klaro naman. Paano po yung Papa Jackson kasi... Bakit pa po siya bumalik dito kung gano'n na din po ang gagawin kaya niya? Bakit pa siya bumalik dito? Alam mo pare ko, ganito ano? Okay. Yung tanong mo, bakit pa siya bumalik dito kung gano'n rin lang gagawin niya? Tama? Opo. Balik, mamaya ako sagutin yan. No? Okay. Pag-usapan muna natin, alright? Pag-usapan muna natin yung sinabi mo na mahal mo siya. Tama? Opo. Kung mahal na mahal mo siya, tsaka mo natatanong yung mga tanong na yan. Mas iintindihin mo na bumalik siya kaysa tinatanong mo kung ano yung estado niya pa sa pagbalik niya. Diba? Naintindihan ko pare ko, no? May mga pride kang kakainin ngayon. Tama? Kasi mahirap lunukin yung katotohanan na may ibang lalaking pwede niya makita na hindi lang pala ikaw sa paningin niya yung poging lalaki, mayroon palang iba. Tama? Kasi baka mamaya sa loob ng 5 taon, diba? Feeling mo, hindi kanya kayang iwan. Okay naman yun. Tama naman na secured tayo na nararamdaman natin. Kaya lang, wake up call sa'yo to eh. Meron palang ibang lalaking kaya magpakilig sa kanya. May tanong ako sa'yo, no? Bago nangyari ang lahat ng ito, kailan mo siya huling pinakilig? Kailan ka huling nag-effort? Pare ko ha, sa mga girls, pare constant to. Dapat lagi natin ginagawa to. Hindi po pwedeng makakaligta, ma, 'di ba? Hindi po pwedeng hindi mo gagawin 'to. Na ano, every now and then. Na bago nangyari ito, bago siya nakatagpo ng ano, ng kachat na iba. Kailan mo siya huling pinakilig? Kailan ka huling nag-effort to make her feel na maganda siya sa paningin mo? Na mahal mo siya, kamo sa akin. Kailan huli bago 'to? Araw-araw pa po diyan, tuwing magkakasama kami gabi, since magkasama po kami sa isang bahay, lagi naman po kami masaya sa mga bagay-bagay, pag-utot kami, nagkakatuan. So wala kang ginagawa para pakiligin siya? Hindi mo sinasagot yung tanong ko, ano? Ina-assume mo lang na okay na siya sa lahat ng ginagawa mo. Hindi yun ang tanong ko, hindi mo ako naiintindihan. And the fact na wala kang maisagot sa akin, ibig sabihin niya, wala kang ginagawa para pakiligin siya. Aminin ko, Papa Jackson, matagal na po. Siguro yung huling naging efforts ko sa kanya yun. Sa mga anniversary po lang siguro namin. Hindi ko binibilang yung mga anniversary. Wala yan eh. Ano yan eh? Ceremonial gifts yung mga yan eh. Ceremonial efforts yung mga yan eh. Siyempre, birthday, may gagawin ka talaga. Pero yung normal na araw, kailan? Kailan kami huling ginawa para iparamdam sa kanya na, uy, thank you ha.
you've spent the last 5 years of your life kasama ko, di ba? Na yung teenage life mo, binigay mo sa akin. Kasi ang totoo niyan, ibinigay niya sa iyo yung ano, teenage years niya. Tama mali? Magka-edad ba kayo? 20 po siya, pero sa po siya ng 6 na buwan. O yan, magka-edad kayo? 20 rin po siya ngayon. O, di ba? Ibig sabihin, ibinigay niya sa iyo yung kabuuan ng teenage, halos kabuuan ng teenage years niya. And that's more than enough, pare ko, para pasalamatan. Ako ganito, pare ko, ano? Noong nagsama kayo, magdi-16 ka pa lang, 15 ka, tama? Opo, pa-jack. Hindi natin inaasahan. Siyempre, batang-bata kayo noon. Hindi natin inaasahan na alam mo na lahat ng mga bagay na dapat gawin sa relasyon. Opo, tama po. Oo. Pero Brad, 20 ka na ngayon eh. Hindi na pwede maging dahilan yun eh. 20 na kayo ngayon. You should have known better. You should have actually performed better than when you were 15 or 16. But with that being said, kung ang tanong mo lang naman, ayoko itong gawing komplikado, no? Oo. Kung ang tanong mo lang naman, John, alright? Kung ang tanong mo lang naman, John, ay bumalik po siya, pero bakit niya kailangan, tignan pa rin yung account ng lalaki, hindi ko alam kung anong dahilan niya. Pero kung talagang mahal na mahal mo siya, hindi mo muna tatanungin yan. Magpapasalamat ka muna na nagbalik siya, tsaka muna tatanungin sa kanya pag mahal ka na niya ng todo at buo kung bakit ano nangyari. Pero for now, pare ko, tandaan mo, mas gugustuhin mong naaandyan siya kaysa wala. Tama, mali? Oo. Kakain ka muna ng pride ngayon kaysa mawala yan. Kasi nagbalik, Brad, eh. Yun nga po, Pajakso, hindi po ako nalilito. Hindi, huwag ka malito, Brad. Pride na lang kausap natin dyan sa ganyan, nalilito? Oo, oh, nalilito po ako, Papa Jackson. Bago malik nga po siya, pero simple nga po sa kanya. Parang ilap po siya sa akin. Ganyan. Anong gusto mo, Brad? Agad-agad? Hindi ko kinakampihan yung babae, ha? For all we know, nagloko yung girl. Diba? By nature, nagloko siya, eh. Yung nature ng kwento na to, nagloko yung girl, eh. Tama. Gusto ko lang malaman kung ano dahilan, bakit siya naghanap na ibang kausap. E naandiyan ka naman. Ano dahilan? At kung ano man ang dahilan niya, bakit naghanap siya na ibang kausap, ikaw makakasagot nun, Brad. You're going to discover kung anong sagot sa tanong na yon. Bakit siya naghanap na ibang kakausapin? Yun nga na po, Papa. Now, if you keep on asking the wrong question, you will never find out kung bakit siya naghanap na ibang kakausapin. Yun po yung sinasabi niya, Papa Jackson. Eh. Nung nag-uusap po kami, yun naman po yung sinasabi niya. Na ano? Nagkukulang araw po ako sa kanya, sa mga attention, sa oras. Ngayon ko, na-realize ko naman po, Papa Jackson, na ito na nga po nangyari yung nagawa niya. Tapos ang isa rin po sa pala na naging reason niya kung ba't daw niya nagawa yun, yung nangyari nga po nung matagal po na panahon, yung nagkakasakitan daw po kami. Tapos nabibigilan ko raw po sa mga bagay na gusto niyang gawin. Pagka po, halimbawa, ayoko, hindi po ako tangayin sa decision niya na gusto kong maganyan, gusto kong ganun. Hindi ko po siya napapayaran. Kumbaga, nasasakot po, Papa Jackson. Kaya nga sabi ko, kung ayusin niyo to, kailangan niya pangakuhan ka na hindi niya nauulitin, pero kailangan baguhin niya mga bagay na ayaw niya sa'yo. Handa naman po, Papa Jackson, baguhin sana, pero paano po masisugulan kung hindi niya po ako pinagbibigyan. Ano? Agad-agad? Brad, it will take time. Hindi agad-agad yan. It will take time. Hayaan ko po siya dito, Papa Jackson. Tapos hayaan ko po. Ikaw alam mo, napaka-plastic mo magtanong. Hayaan ko siya dito. Bakit? Gusto mo siyang umalis o ayaw mo? Ayaw po, Papa Jackson. O pala naman pala, nagtatanong ka ng katangahan na yan. Anong tanong yan? Hayaan ko po siya dito. Di ba yun ang gusto mo? Magpakatotoo ka nga. Gusto mo siyang umalis o hindi? Sagutin mo ako na maayos. Yung totoo. Totoo, Papa Jackson. Mamatay man po ako. Ayaw ko po siyang umalis. Oh. Pero... Oh, yan. Yan. Yung pero na yan. Ang katugtong niyang pride mo yan eh. Hindi ko gusto marinig yan. Hindi po, Papa Jackson. Sige na po, Papa Jackson. Kahit lang sasabihin ko lang po ngayon. Sige. Ano yan? Kasi, Papa Jackson, sa mga oras na to, bago ko kayo tawagan, panay po siya share ng mga kung ano-ano sa FB na sinasabi niyo na parang ayaw na nga po niya sa relasyon na to, ganyan. Tapos yung mga, nakita ko po pala, Papa Jackson, dagdag pa rin po. Brad! Stop. Wait nga, itama nga natin itong usapan na to. Okay, ganito ha.
yung partner mo na andyan pa sa pamamahay mo ngayon. Tama mali? Nandito po. Na andyan. Ibig sabihin, sabi mo sa akin, mahal mo. Tama mali? Tama. Oo, tama? Tama. So sa madaling sabi, may pagkakataon ka pa, ang ingay Brad, baka pwedeng manap ka naman ng ibang ano lugar o. Ito po. Pinapahirapan mo mga aso kay mamamao siya mga katahol eh. Hindi po ako nakikilala sa magpakilala ka, sabi mo I'm John, gumanong ka. Parang hindi sila tumatawa, kawawa naman, mamamao siya mga yan. Hindi po kasi ako talaga nakikilala sa akin, bahay po kasi Papa Jackson po. Saan ka na po talaga? Okay na po. Okay. Ulitin natin, yung girlfriend mo, sabi mo, mahal mo na andyan sa mamamahay mo. Tama, mali? Tama po. Okay. Gusto mo siya mawala o ayaw mo? Ayaw po. Ayaw mo, di ba? Sa madaling sabi, may pagkakataon nga ayusin to kasi na andyan ka feeling mo pa. Mas mahirap ayusin to kung umuwi yan sa kanila at di na bumalik sa'yo. Tama, mali? Tama po. Ginawa po niya yan pero bumalik na po sa dito. O, itapon mo muna yung pride mo, Brad. Itapon mo muna yung mga tanong mo. Ayusin mo muna siya. Dahil pag iniwan ka niyan, kahit anong reklamo mo sa buhay, kahit anong sakit na meron ka, pag sinabi niya sa'yo, Wandy, wala siyang pakialam sa'yo, sinong iiyak? Ikaw. Tsaka na muna yung tungkol sa'yo. Tungkol sa kanya muna. Muntik na siya mawala, Brad. Muntik na mawala. Pero sinashare pa rin po niya yung mga post po ng lalaki. Di ba? O di sige, okay, ganito na lang, okay? Kasi madali... Ganito pare ko, alam mo kung ako ikaw, naiintindihan ko masakit to, no? Magigets kita, alright? Naiintindihan ko. Ginagawa niyo mga bagay na nakakasakit sa'yo. Pero tandaan mo, galing tayo sa punto na mahal mo at nagbalik sa'yo. Wala ko nakikitang iba. Mahal na mahal mo siya kamo at bumalik sa bahay ninyo. Ngayon, kung ayaw mo ayusin at umunayin mo yung sama ng loob mo, bukas, bulutin mo yung gamit policy muna. Pauwi mo sa kanila. Tignan natin kung may mapalakas sa pride mo. Bali, gano'n lang ipapagas yung gagawin ko. Ayaan ko na lang po yun na kung ano po yung mga ginagawa niya. Hindi ko sinasabi, Brad, pero patunayan mo na deserving ka na, di ba? You have to make her feel that deserving ka na maging buo yung atensyon niya sa'yo. You have to work your way, Brad. Kung ayaw mo, okay lang din naman yan. Halimbawa po, gusto ko siyang yakapin. Tinatabi niya ako, Papa Jackson. Ano automatic, mahal ka kagad? Hindi po, Papa Jackson. Sige na, paalisin mo na. Yun ang pinakamadali dito eh. Tanggapin mo na iba na yung mahal niya, paalisin mo na lang. Wala namang iba, yun ang... Ha? Hindi ko po Papa Jackson kung ano po yung sa sinasabi niyo na sa tingin ko dapat tama akong gawin. Inalam po gagawin ko Papa Jackson. Hindi. Tama, hayaan mo. Hindi ko sinasabing hayaan mo, Brad. Na wag mo akong gawan ng kwento. I did not tell you that. That's not what I said. Hindi yan ang sabi ko. Pero mukhang hindi mo naririnig, so okay lang. Sige na, paalisin mo na lang siya. Hindi ko po kayo sa Jackson. Ano ba gagawin natin? Hindi mo naman gusto, di ba? Kung anong pinapayo ko sa'yo, di ba? Iniintindi mo yung pride mo, doon tayo sa pride mo. Hindi po, hindi ko po sabihin sa Jackson. Mag-e-effort na lang po ako na gawin yung mga pinangako ko. Ikaw, nasa'yo. Hindi ko muna gustong marinig yung sama ng loob mo. Ang iniintindi ko ngayon, kung anong gusto mo mangyari. Ang gusto mo mangyari, maayos to. Brad, mawawala sa iyo yung babaeng yan pag di ka tumigil sa kakaarte mo. Sa totoo lang. Pero mas gusto mo yata ng ganyan, di ba lang? Kasi ganito ha. Hindi, ganito dyan. Ganito gawin natin, ha? Para makita mo yung perspective na pinanggagalingan ko ngayon, ha? Okay? Halimbawa, hindi mo siya girlfriend. Halimbawa, hindi mo siya girlfriend. Halimbawa, wala kayo relasyon. Okay, makinig ka? Okay, oh.
Halimbawa, hindi mo sa girlfriend, wala kayong relasyon. Pero, gustong-gusto mo siya. Bawa, crush mo sa campus, ikaw, mahal na mahal mo siya. Halimbawa, tas na-crush mo siya sa campus. Schoolmate mo siya, halimbawa, no? Nakikinig ka? Ako, Papa Jackson. Nalinig po. Pero alam mo, hindi mo siya girlfriend, halimbawa, alam mo na may iba siyang kachat. Kachat niya, hindi niya jowa, may iba siyang kachat. Pero binigyan ka niya ng pagkakataong ligawan siya. Liligawan mo o hindi? O tanga, ito nga, nasa bahay mo, ayaw makinig eh. Intindi mo yung pride mo. Minsan natatangahan akong kausap ka eh. Hindi mo naiintindihan eh. Gusto mo intindihin natin yung nararamdaman mo. Mawawala nga siya eh! Gong-gong! Tsaka na eh, samahan ng loob mo. Naiintindihin mo siya. Gawin mo, di ba, gawin mo yung paraan para bumalik ka sa pagiging hari ng buhay niya. Ganun lang alam po, Papa Jackson, gagawin ko. Huwag mo kontramahan! Pero, kasalanan mo, bakit kayo naandyan sa sitwasyon na yan? Di ba? Ulitin natin. Halimbawa, hindi kayo mag-jowa. Taga-barangay nyo yan, kalugar mo. May kachat na iba. Pero binigyan ka ng pagkakataon ligawan yan. Di ba makikipag-compete ka para maging sayo? Tama, mali? Tama po. Eh, yaya nga na! Sa bahay nyo nga eh! Umuwi nga sa'yo eh! May advantage ka na nga eh, gong-gong! Madrama-drama ka dyan. Eh, ikaw dahil lang, bakit ganyan sa'yo yan? Papakita na lang, Papa Jackson, yung mga efforts patutunayan ko na lang po. Ngayon, bahala ka! Gawin mo! Kung ganyan ka ng ganyan, kahit sino babae, mawala na gana sa'yo. Kahit sino! Hindi ka nagtataka kung bakit siya naginam na ibang kakausapin? Nakakapagtaka yung Brad! Akalain mo, kasama mo sa bahay na ganap na ibang kakausapin. Hindi ko sinasabing tama ha, pero may dahilan yan. Eh, gusto mong intindihin yung sama ng loob mo. Unahin mo yan. Bahala na, saan ka makarating yan. Unahin mo yung ano mo, pride mo. Unahin mo yung sama ng loob mo, okay yan. Naiintindihan mo na ba, Papa Jackson? Hindi ko alam kung naiintindihan mo ako. Kung hindi mo ako naiintindihan, eh, di bahala ka dyan. Hindi mo, Papa Jackson. Intindihin mo, unahin mo yung ano mo. Ah, basta ako, maliwanag ang payo ko sa'yo, di ba? Gusto ko makuha mo gusto mo. Kung talagang kaya magbago. Di ba, ano ba gusto mo? Di ba, mahalin ka niya ulit? Gusto na gusto ko para sa'yo. At di makukuha yan na inuuna mo yung pride mo. Siguro pa Japan, baka dahilan po talaga nasasaktan ako sa yung pag-check pa rin po niya siguro. Hindi kayo, unahin mo nga yan. Maganda yan. Oo po, yun, baka yun nga lang po sa pag-check sa dahilan. Pero nainin niya ako kasi sinasabi niya. Hindi ko alam. Hindi ako sure. Promise ko, Papa Jackson. Huwag kang mag-promise. Sa kanya ka mag-promise. Baka maging tayo. Ayaw kitang jowa. Pero, Papa Jackson, ilatanong nang din po ako. Wala ako sa mood. Ano yun? Halimbawa nga po, ayun. Kasi yun naman din po talaga yung dapat eh. Pinakita ko sa kanya yung mga efforts ko, pagkukulang ko. Oh. Kahit pa sabihin natin na magtagal pa siya rito kung hindi man siya aalis. Oh. Pero paano po kung dumating sa isang araw, sabihin niya na kahit anong gawin ko, wala po talaga. Oh, tawagan mo ako pag dumating araw na yan. Kasi ngayon, walang sagot yan. Invento mo yung tanong na yan eh. Wala ka pang ginagawa. Nag-iisip ka ng reklamo. Ano yan? Sorry, paano nag-overthink po ako? Di ba? Di ba? Tsaka natin yung pag-usapan yan. Nasa'yo, gusto mo unahin yung ano, pride mo. Maganda yan, ma. Diba? Mananatili yung jowa mo sa bahay ninyo. Bukas magbabalot ng gamit yan, naalis yan.
gusto mo yan eh. Di ba ala ka? Di ba pa, Jackson? Ganun na po yung gagawin ko. Ano? Yung pag-effort. Tapos papatong ko na po sa kanya. Nasa yan. Kung gusto mag-effort, that's up to you. You render your effort, you gain something. It's either you gain something or you find out, di ba, whether there's something left for you to work on. Either way, diba, Jackson, kung wala po talaga, di ba, hindi naman sila balik. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Magmanid-manidan tayo dito. Magtanong tayo ng ganyan. Tandaan mo yung tinanong ko kanina, kung di mo jowa yan, at may kachat na iba yan, pero binigyan ka ng pagkakataon, naligawan siya, gagawin mo lahat eh. Makikipagpaligsahan ka nga eh. Parang yung nangyari po dati. Ganun din po yung nangyari. Hindi ko alam. Bago ko siya ligawan eh. Eh, hindi ko alam. Bahala ka. Ano gusto mong gawin? Ako, I've said my piece. Kaya mo, di wag makinig. Hindi ko pag Jackson gagawin. Maganda yan. Nakakayaman ng pride. Damihan nyo. Para imamang kayo. Hindi po, binabati ko yung mga taong walang ibang ganda at magsama-samaan ng loob tsaka magtaas-taasan ng pride. Sana pwede isang lahat yung mga pride ninyo tsaka samaan ng loob ninyo walang dahilan. Ibenta ninyo, yumamang kayo lahat. Ganda yan. Balitaan mo ako, ano mangyayari, ha? Hindi, Papa Jackson, gagawin ko lang po yung mga dapat gawin. Alam mo naman kung dapat gawin, hindi mo naman kailangan manggal sa ibang tao, eh. Oo, Papa Jackson. Sige na, salamat sa pagtawag. Salamat po, Papa Jackson. Bye-bye po. Ay nako, 7001-7949 or 8721-2429. Mag-Jay Volante nga tayo. Pangal, do back again, more coming your way, so please don't go anywhere. Wala pang 12. We got a long night ahead of us. Long night ahead of us. Hanggang alas 3 tayo. Okay, fine. Sa inyo mga talapitan ako, inyong lingkod na po Jackson. We are number 106.7 Energy FM. Pangga! Huwag mo sabihin radyo, sabihin mo.